Hello and welcome back pong muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Naway patuloy natin maranasan ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. At ngayong araw na ito, patuloy po tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral na kung saan ay doon sa mga komento ninyo na kayo po ay nagtatanong at ating pong inuunawa. Kaya patuloy po natin sagutin yung mga tanong ninyo. At continuation nga po pala yung ating mga tanong na manggagaling po kay Ken Perolino. Ito po yung kanyang tanong kahapon. Kung saan ay nagtanong din po ako sa inyo, no? Na kung saan ay kung sino po yung tinutukoy na dalawang saksi na magbibigay ng mensahe o mga ngaral ng salita ng Diyos sa loob po ng 1,206 na pong araw. Ngayon, nagkaroon po kayo ng iba't ibang kasagutan. May nagsasabi si Moises daw at si Elias, at si Elias naman si Elijah o si Enoch. Di ba? Ngayon, ganun pa man, para hindi tayo magkaroon ng iba't ibang pananaw, iba't ibang kasagutan, iba't ibang paniniwala, dapat natin malaman ng katotohanan. Dapat natin malaman na hindi tayo dapat magkakaiba ang pananaw. Hindi magkakaiba yung ating sagot. Dapat natin malaman ang sagot na sa kasulatan, na sa mga salita ng Diyos. Nang sa ganun, hindi tayo magkaroon ng pagtatalo. Maging sa ating kaisipan, hindi tayo makonfuse. Yung ba ang tama? Ito ba ang mali? Kasi nga po, dahil nga na-discover ni Ken doon sa mga content creator dito sa YouTube, ano po, ay marami nagpapaliwanag tungkol sa dalawang saksi. Tapos, iba't iba pa yung kanilang mga paliwanag kasi hindi nila alam yung talagang kung sino talaga ang tinutukoy dito sa dalawang saksi na mga ngaral sa loob ng 1,206 na pong araw. Kaya, halika't ating alamin. Bago yon, nais ko muna din nga ipaalam sa inyo, baka nang galing sa mga YouTube creator. Kaya ako'y kumuha din ng ilang mga short video clips na mapapanood natin. Baka dito galing ang inyong mga kasagutan, ano po. Pero alamin natin, kaya nga meron tayong tinatawag na subukin nyo ang lahat ng bagay. Alamin mo muna ninyo yung kanilang pangangaral ay mula nga sa Diyos. Kaya magkakaroon po tayo ng tinatawag na comparison. Iko-compare natin kung alin ba ang tama. Pagkukumparahin natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ito yung video clips na pwede muna natin mapanood at para malaman natin na kung saan, kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo. Ito po. Una po, sinasabi po ng ilan, maaaring itong dalawang saksi na ito, maaaring sila si Moses at si Elijah. Sino ang dalawang saksi? Maraming naniniwala na ang dalawang saksi ay sina Moises at Elias o di kaya sina Enoch at Elias. Kapag pinagpilitan natin na sila Moises, Elias, Enoch o isa sa mga anghel. So yan, napanood ninyo no? Yung mga video clips na kung saan ay may nagpapaliwanag na yung dalawa daw saksi ay sina Moises at si Elias. O si Elias, si Enoch. Diba? Iba, mga anghel. Kaya nga po, hindi natin ma-determine kung sino talaga yung exact na dalawang saksi na mga ngaral sa loob po ng 1,206 na pong araw. Ngayon, kung gusto nyo rin mapanood yung kanilang mga video, ipapakita ko po sa inyo yung sa search engine, i-type lang na po ninyo yung kanilang mga channel name. Ito po ay nanggaling kay Ian Akda. Yan. Inyong risuriin, inyong pakinggan, inyong panoorin kung talagang may katotohanan yung kanyang paliwanag, maging kay totoong balita, pulpit TV, etc. Marami nga po eh. Kumuha lang po ako ng tatlo. Ngayon, dahil nga nahihirapan tayo na unawain, so hati yung ating isip. Kasi nga po, pwede mong paniwalaan si Moises o si Elias. Pwede mong paniwalaan din na si Elias o si Enoch. Diba? O mga anghel ang pwede magbigay ng mensahe sa araw ng pagdating po nung tinatawag na 1,260 days. Ano ha? Na sila po yung magbibigay ng mensahe ng Diyos. Ngayon, balikan po natin yung tanong. Balikan po natin ano ha?
doon sa aklat po ng pahayag. Puntahan natin yung aklat po ng pahayag, chapter 11, verse 3. So, basahin po natin. Sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Ngayon, para matiyak po natin kung sino po yung tinutukoy na dalawang saksi na mga ngaral po doon sa 1,260 days, ngayon, compute muna natin ano. Ilang kayang buwan ito o ilang taon ito? So, magkaroon muna tayo ng computation. Ano? Mag-compute mo muna tayo dito sa 1,260 days para makita natin. I-round off na po natin. Ano? Kasi 41.397 months yung equivalent po ng 1,260 days. So, ni-round off po na natin ng 42 months. So, ibig sabihin, doon po sa 42 months, mangaral po yung dalawang saksi. Ngayon, ilang taon naman ito? So, ating computin din natin sa taon. So, lumalabas po doon sa 42 months ay meron pong 3 taon at kalahati. Ano ho? Na mangaral itong dalawang saksi. Ano po? Ngayon, aalamin natin kung sino itong dalawang saksing ito. Nakuha po ninyo na mangaral sila sa loob ng 1,260 araw. Ngayon, para makilala natin kung sino talaga yung dalawang saksing yon, babasahin natin ng buo ano ha, yung aklat ng pahayag. Dito sa chapter 11 tayo muna. Para makuha natin ang kasagutan, lagi tayo mag-uumpisa sa una. Kasi nasa verse 3 na tayo eh. Napasin ninyo? Kasi iikot agad ang inyong kaisipan, sino nga ba dito? Para malaman mo, mag-uumpisa ka lagi sa pinakaumpisa. Kaya pupuntahan natin yung verse 1. Makikita natin doon kung sino yung tinutukoy doon. Tapos verse 2, verse 3, and so forth. Kung saan matatapos yung pangungusap. Kasi pag nag-focus lang kayo sa isang talata, malilito kayo at kukuha na agad kayo ng ibang paliwanag. Kasi nga po, yung dalawang saksi, kung si Moises nga, di ba si Moises nagbibigay po ng himala. Maging yung tubig, ginagawa nga niyang dugo, di ba? Kung si Elias naman ay nagpapatigil ng ulan, di ba? Nagpapabagsak ng apoy, di ba? Yun ang ginawang himala niya doon sa mga bulaang propeta na kung saan ay ang dami, na kung saan ay nakipag-ano sila, kompetensya. Ay nanalo si Elias dahil sa kanyang ginawa. So, misan, nalilito tayo. Parang doon nga angkop. Tandaan po ninyo, ito muna ha. Bago nyo paniwala ang isang bagay, may kanya-kanyang panahon sila. May kanya-kanyang plano sila. Nakuha po ninyo? Kung may plano ang Diyos doon sa panahon po ng lumang tipan, ay may ibang tao namang gagamitin po ang Diyos sa panahon natin ngayon. Nakuha po ninyo? So, panahon-panahon yan. Mayroong panahon na kung saan may gagamitin ang Diyos. Kaya ganito, umpisan muna natin sa verse 1 para makilala natin kung sino ang tinutukoy na dalawang saksi. So, punta po tayo sa verse 1. Basahin po natin. Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Ngayon, alamin po natin. Puntahan mo natin yung quote. Sabi doon, sukatin mo ang templo. Paano ba sukatin? Diyan po, hindi literal na pagsukat. Ano ha? Aalamin mo, uunawain mo. Yung salitang templo ng Diyos, ano ba yan? Literal o spiritual? Di ba? Ngayon, para maintindihan natin kung ito ay literal o spiritual, wala pong makakapagpaliwanag sa atin maliban ng magsugo ang Diyos na kung saan ay masabi ito. Tulad po ng mga propeta, sinasabi ng Diyos yung realidad, yung katotohanan. Ano? Sila po ang nakakatanggap ng mensahe mula sa Diyos, itong mga propetang ito. Sinasabi sa kanila yung mga bagay na magaganap o mangyayari. Kaya alamin po natin sa mga paliwanag po ng isa sa mga propeta ng Diyos. Puntahan po natin si Propeta Ezekiel. Ito yung kanyang mga sulat na sinabi ng Panginoon sa kanya.
Atin pong basahin, chapter 42 verse 20. Kaya ang templo ay parisukat, napapalibutan ito ng pader para ihiwalay ang mga banal na lugar mula sa mga lugar na pangkaraniwan. Ngayon, unawain po ninyo yung salitang templo, literal po yun ay parisukat. Tandaan po natin, no? Kasi may mga templo na bilog, di ba? At merong tower. So dito, sinabi na malinaw na parisukat. Ibig sabihin parisukat yung templo. So magbibigay po tayo ng isang picture para illustrate natin. So punta tayo ng isang picture. Parang ganito po, parisukat. So ganyan po na tinatawag na templo. Meron pong tinatawag na Holy of Holies. Yung tinatawag na kabanal-banalan. Tama po ba? Na sila po ay iniingatan po nila yung tinatawag na Ark of the Covenant. Diba? So, narito po sa lugar ng Holy of Holies. Ngayon, may division po yan. Dito naman sa kabila, yung tinatawag na Inner Court, the Holy Place. Iba po yung Holy Place o yung banal na lugar at bukod po yung kabanal-banalang lugar. Kaya nga, Holy of Holies. Ito po yun. Nakuha po ninyo? Ngayon, itong dalawang parting ito, may tinutukoy. Tanda po ninyo ha? May dalawang significant. Isang inner court, the holy place, at yung pangalawang kwadrato na the Holy of Holies. At meron pang tinatawag na outer court. Yan. Para maintindihan ninyo, may mga significant yan. Para malaman nyo kung sino yung tinutukoy dito sa outer court, sino naman yung tinutukoy dito sa inner court, sino naman yung tinutukoy dito sa Holy of Holies. Ngayon, para ma-determine natin ano ang significant nitong tatlong bagay na yan. Pero dito tayo magkoconcentrate sa kwadrato. Kasi sinabi po ni Ezekiel, kaya ang templo ay parisukat. Kung babalikan natin yung verse 1, balikan natin yung verse 1. Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod na sinabi sa akin, sukatin mo ang templo. So, ibig sabihin, sukatin. Bakit susukatin? Eh, may sukat na nga po yun. Ano po? So, dito, para malaman natin yung sinatawag na templo ng Diyos. Yung tinutukoy na templo ng Diyos, ano ba yon? At ang altar. At bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Ibig sabihin, yung templo tumutukoy saan? Hindi po literal. Yan po yung spiritual. So, para malaman po natin, doon sa sinasabi ng Apostol Pablo doon sa 1 Corinto chapter 3, verse 16, ito po ang sinasabi, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ngayon, kung hindi po literal ang sinasabi po dito sa verse 1, no? Sukatin mo ang templo. So kung ito po spiritual na pinapaliwanag ni Apostol Pablo na hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos. So ang tinutukoy na templo, ito po yung mga taong sumasamba sa Diyos. Nakuha po ninyo. Kaya yung verse 1, makikilala natin mga tao. Yung mga taong kumikilala, sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Yung pong sumasamba sa Diyos. So ito po ay hindi literal na templo, kundi mga taong sumasamba, naglilingkod sa Diyos. Malino po? Ngayon, doon sa paliwanag po ni Ezekiel na propeta, yung parisukat na yon, so literal. Nakuha po ninyo? So literal ito. Yung literal na yon, meron dalawang bahagi, isang kabanal-banalan lugar at tinatawag namang isa ay yung inner court, the holy place. Katulad po nitong picture na pinakita ko kanina. So, yan po, yung the holy of holies at inner court, the holy place. So, ito po yung dalawang itong tinutukoy dyan. Ngayon, balikan po natin yung ating pong pag-aaral para makuha natin yung dalawang yon, kung sino yung tinutukoy na yon. So, yung templo, maliwanag po mga mananamba, mga taong sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Ngayon naman,
Basahin natin sa aklat ng Epeso. Sa chapter 2 verse 20, alamin natin kung ito'y literal o spiritual ang pagkaunawa doon sa salitang templo. Okay, basahin natin. Epeso chapter 2 verse 20. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta. At ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Ngayon, napapansin pa ninyo yung gusali na tinatawag na templo? So, hindi po literal. Doon sa binasa po natin sa verse 1, ano po? Sukatin mo ang templo. So, yung templo na tinutukoy, sabi ko kanina, ito po yung mga mananampalataya. So, malinaw ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Epeso chapter 2 verse 20, tayong mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at ang mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Ngayon, lumilitaw na kung saan sino po yung tinatawag na mananampalataya. It's either po ng mga apostol o mga Israelita. So, hindi po nila lahat ang Israelita kasi hindi lahat ng Israelita ay sumampalataya kay Jesus. So, included lang pala yung mga taong sumasampalataya kay Jesus. At maging yung napangaralan ni Apostol Pablo na mga hintil ay sumampalataya din kay Jesus. Nakukuha po ninyo ibig sabihin. So, ang ibig sabihin po dito sa illustration na ipinakita ko sa inyo kanina na dalawang bahagi, the Holy of Holies, yung mga Israelita. At dito naman sa kabilang bahagi, inner court, the holy place, ito naman yung mga hindi Hudyo na mananampalataya din. Nakuha po ninyo? Okay, para madali natin maunawaan, ang binasa po natin ay verse 20. So, babalik po tayo sa verse 19. Yan, para makuha natin yung kung sinong tinutukoy na mananampalataya. Basahin po natin sa 19. Kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Ngayon, napasan niyo po ang talatang ito na ating binasa. Kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin po, dito sa ilustrasyon na ito, ito po yung mga tinatawag na pinabanal, the Holy of Holies. Ito po yung mga Israelita. Yung sinasabi naman po dito na, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang na sa pamilya ng Diyos. Para ikaw ay maging kabilang sa pamilya ng Diyos, mananampalataya ka rin. So, hindi ka na dayuhan, hindi ka na ikaw taga-ibang bansa. Ibig sabihin, parte ka na. So, dito ka yung tinatawag na the holy place. Kaisa ka sa pamilya ng Diyos. So, ibig sabihin, makita natin yung pinaka-space, mas malaki po ang dami ng mga hindi Hudyo, parang ganon, at doon sa mga Hudyo, yung mga pinabanal. Nakuha po ninyo? Naging pamilya po tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Dahil sila ay sumasampalataya din po kay Kristo. Tandaan po natin, hindi po lahat ng Israelite ay mananampalataya. Yun lang pong pinabanal. Nakuha po ninyo ibig sabihin. So, itong dalawang illustration na ito, na mananampalataya kay Kristo Jesus, yung mga Hudyo, at yung mga hindi Hudyo. Nakuha po ninyo? Medyo malawak po talaga ang ating pagpapaliwanag. Kailangan matyaga po tayo para makuha natin ang sagot doon sa ating hinahanap. Ngayon, para dagdag pa sa kaalaman, itutuloy pa natin sa 20. Basahin din natin. Tayong mga mananampalataya, so nilalahat po yung lahat po ng mananampalataya na Hudyo at maging yung mga hindi Hudyo na mananampalataya, sabi dito, ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol. So, may pinili po ang Panginoon Jesucristo na apostol. So, hindi naman po marami, iilan po yun. Ano?
yung tinutukoy natin kanina, yung 12 apostol at mga propeta, at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. So malinaw po kung ang ating pong pundasyon, ang ating pong pinapanalagyan o ating sinasampalatayanan ay si Kristo Jesus, maging yung mga Hudyo, tayo mga hindi Hudyo, ibig sabihin yung pundasyon, ibig sabihin iisa yung ating mga aral na pinapakinggan nang gagaling kay Kristo. So sila po yon. Ngayon, ang tanong ko, sila ba yung tinutukoy na dalawang parte, yung mga Hudyo na mananampalataya at yung mga hindi Hudyo na mananampalataya, ito ang magsasanib pwersa na mga ngaral o magbibigay ng mensahe sa buong mundo? Nakukuha na po ninyo ibig sabihin, dahil si Kristo po yung kanilang sinasampalatayanan at narinig nila yung mga aral at turo. Tandaan po ninyo, kung si Kristo po ang naging source of teaching sa kanilang manggagaling, sa kanya manggagaling yung mga ituturo ng mga lingkod ng Diyos sa panahon po ng 1260 days, maaring sila yon. Ano po? Yung panahon po ng pananampalataya kay Jesus na tinuruan sila. Sila po ang magbabahagi. So patunayan natin kung sila nga, ano nga, kasi medyo mahaba-haba talaga ang pagtalakay niya kung hindi tayo magiging aware sa pagkuha ng mga talata na kung saan ay aangkop doon sa tinatawag na dalawang saksi. Ituloy po natin sa 21 para maintindihan po natin. Sa pamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. So itong dalawang ito, yung mga Hudyo at hindi Hudyo, tinatawag pa ay, di ba, isang gusali, banal na templo na tinatawag, o mga mananampalataya, di ba, tagasunod ni Kristo. Nakapon yung ibig sabihin, sa humagitan ni Kristo, ibig sabihin, lahat po ng mananampalataya na sinasampalatayan si Kristo, Hudyo ka man o hindi Hudyo, ay sanib pwersa. Ibig sabihin, itong dalawang ito ang mga ngaral ng salita ng Diyos sa panahon po ng 1260 days. Kasi hindi pwede lang dalawa. Kung ang tinutukoy ng ibang mga ngaral ay si Elias lang at si Enoch, o maging si Moses man o si Elias, hindi niya kakayanin mangaral. Kasabi dyan, buong mundo eh. So, ibig sabihin, sa iba't ibang parte ng mundo, may mga mananampalataya doon. Diba? May mga hindi Hudyo. Tulad natin mga Pilipino, may nakatira sa Italia, may nakatira sa Canada, may nakatira sa Japan. Diba? Iba't ibang lugar ang mga Pilipino'y kalat. Kung may mga Pilipino doon na mananampalataya kay Kristo, doon sa iba't ibang lugar, ganun po yun. Para maipangaral sa buong mundo yung kaligtasan na kung saan ay magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Diba? Ipapahayag yung mensahe ng Diyos sa mga tao. Nakuha po ninyo? Maging doon niya ang mga Israelita na kung saan ay nagkalat din sa buong mundo. Nakuha po ninyo? Kung si Elias lang at si Moises ang magtuturo o mga ngaral ng salita ng Diyos, maaaring hindi aabutin ang buong mundo kung maglalakbay pa sila. Nakuha po ninyo? Ngayon, ituloy natin sa 20. At dahil kayo'y na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinayo, kung saan nananahan ang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Tandaan po ninyo, hindi po naman lahat sa isang lugar ay kumikilala kay Kristo eh. Tama po nyo? Ibig sabihin, sa iba't ibang panig ng lugar o mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, no, ay marami pong mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus, pwede po silang mangaral. Pwede doon yung mga hindi Hudyo o mga Hudyo. Nakuha po ninyo? So, ang tinutukoy pala dyan na dalawang saksi, ito ay Hudyo na mananampalataya kay Kristo Jesus at mga hindi Hudyo na mananampalataya kay Jesus. Ito po yung mga magtuturo o magbibigay po ng mensahe sa loob po ng 1260 days.
Nakukuha po ninyo? Ngayon, lalawakan pa natin ano para malaman natin itong templong ito ay mga tao nga ano. Bawat talata na ating mababasa, iba't iba po ang mga taong nagsasabi, pero nagkakaugnay-ugnay. Basahin din natin itong sulat ni Apostol Pedro sa Unang Pedro chapter 2 verse 5. Kayo na tulad din ng batong buhay ay itinayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. Yun po, di naiintindihan na natin. So yung templo o gusali ay tinutukoy po sa espiritual na pangunawa. Ituloy natin. At bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog, kalugod-lugod sa Kanya dahil ginawa ninyo ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi ba't malinaw? Iyon pong mga ngaral po sa lupo ng 1,260 days, ito po yung mga pinabanal. Ito po yung mga tinatawag na Kristiyano. Hudyo ka man o hindi Hudyo, itong dalawang paring nito ay nagkakaisa sa mga aral at turo ni Kristo. Yun po ang ituturo nila. Hindi po magkakaiba ang turo ng dalawang paring na ito. Nakuha po ninyo? Yan. Ngayon, para maintindihan pa natin, punta natin ang verse 9. Ngunit kayo yung mga taong pinili ng mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Ibig sabihin yung kaliwanagan, yan nga po. Yung mga pinili po. Pinili po, yan nakikita natin. Mga pinili na mananampalataya, ibig sabihin, ito po yung makakasama sa loob po ng 1,260 days na mga ngaral o magbibigay ng mensahe ng Diyos sa mga taong hindi pa kumikilala. So, bibigyan po ng chance yung mga tao sa buong mundo na sila'y magsisi. So, hindi po si Elias, hindi si Moises, dahil nga, kung tadalwa lang sila, hindi kayang libutin. No. Kasi nga po, dapat maunawaan natin yung dalawang panig niyon, yung mga hindi Hudyo na sumampalataya kay Kristo Jesus na mga sumunod, ito po yung pinili ng Diyos na magiging lingkod ng Diyos sa panahon po ng 1,260 days. Sila po yung mga maharal. Bakit po? Bakit nakasama yung mga hindi Hudyo? Katulad mo, Pilipino ka, hindi ka Hudyo. Nakasama ka. Dahil nga, yung dati mong pamuhay na hindi kumikilala sa Diyos, nagbalik loob ka sa Diyos, kaya ako'y tinawag. Parang ganito sa verse 10. Puntahan natin. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinakaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaawaan na kayo. Ibig sabihin, nung kinaawaan ang mga hindi Hudyo, kaya napabilang ka. Tandaan po, yung mga saksi, yun po yung magtuturo ng katotohanan. Tandaan po ninyo, yung saksi, magsasabi ng katotohanan. Sila po yung mga ngaral at magtuturo ng mga salita ng Diyos sa panahon po ng 1,260 days. Nakita po ninyo? So sa verse 1 pa lang, pinapaliwanag na po diyan, ano po, ay napakalawak na po na kung saan ay maintindihan natin na ang tinutukoy po diyan sa ating binasa na sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Ibig sabihin yung mga taong mananampalataya. Ikaw ba'y mananampalataya na ni Kristo? Ikaw ba'y sumusunod na sa paraan ni Kristo? Kung ikaw ay sumusunod sa paraan at utos ni Kristo, pwede ka makabilang, makasama na kung saan ay mangaral din sa panahon ng 1,260 days. Di ba? Kasi nga, yun ang purpose ng Lord para maipahayag sa mga tao sa buong mundo na kung saan ay, kasi nga, matatapos na po yung plano ng Diyos eh. Doon po magkakaroon din ng rapture, doon din magkakaroon ng tribulation. After na mangaral po ang mga pinili ng Diyos doon sa loob po ng 1,260 days, doon magaganap yung tinatawag na chance na mga tao na magbalik loob sa Diyos. Pero kung hindi pa rin sila
makikinig sa mga pinili ng Diyos na sila'y mga ngaral sa panahon noon. Kaya medyo matagal-tagal po yung panahon yun, ha? 1,260 days. Pero nung na-compute natin lang, ano, ay 42 months at ilang taon po? 3 taon lang pala ito na mga ngaral. 3 taon at kalahati na ipapangaral muli yung aral at turo ni Kristo na ang tao'y sumunod sa paraan ng Diyos. 3.5 years lang po. Dito natin malalaman sa mga talatang ito. Kaya itutuloy natin sa verse 2. Dahil pinaunawa ko lang po sa inyo yung verse 1 para maging malinaw po sa inyo. Ngayon, puntahan natin naman yung verse 2. Chapter 11, verse 2. So, puntahan po natin at basahin natin. Pero huwag mong sukatin ang labas ng templo dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 buwan. Ibig sabihin doon sa 42 months. Ngayon, para maintindihan natin ang talatang ito, di ba't may nabanggit po ko sa inyo? Yung the Holy of Holies, ito po yung mga pinabanal ng Diyos, mga Israelita. So, hindi po lahat ha, mga, sabi doon, mabibilang eh, bilangin. Ibig sabihin, may bilang po yun. Yung inner court naman, the Holy of Holies, yan po, ano, yung mga hindi-Hudyo. At yun namang mga hindi-Hudyo, yung mga hindi kumikilala sa Diyos, ito po yung tinatawag na outer court. Ipapaliwanag ito sa atin sa verse 2. Yan. Para malinaw sa inyo, no? Pero huwag mong sukatin ang labas ng templo dahil ilalaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 months. Diba? So, yun. Nakukuha po ninyo? Sino-sino ito? Yung taong hindi kumikilala sa Diyos. Alam niyo po, sa talatang ito na ating binasa, yung mga hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, yung mga suwail, yung matitigas ang ulo, ayaw kumilala sa Diyos, ano ang kahihinatnan ng mga taong ito? Basahin natin sa Lucas 21:24. Ang iba sa kanila'y papatayin sa espada at ang iba namay dadalhing bihag sa ibang mga bansa. At ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi-Hudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. So malino po, itong mga taong hindi-Hudyo, ito po doon sa verse 2 na sisirain po, no? Sabi dito, pero huwag mong sukatin ang labas ng templo. So ibig sabihin labas ng templo, mga tao din to, no? Dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod. So matapos pong maipaliwanag po ito ni Lucas at ni Apostol Juan doon sa payag, may connection. Ano po? Nakita po ninyo? May connection. Nakusan yung mga hindi-Hudyo, ibig sabihin hindi mga kumikilala sa Diyos, ito po yung mangyayari sa kanila na papatayin sa espada, di ba? Nadalhing bihag. Hanggang sa matapos na itinakda ng Diyos doon sa 42 months. 3.5 years. Bakit po? Tingnan natin ang paliwanag ng isang propeta na si Daniel. Chapter 7 verse 25. Magsasalita siya laban sa katastaasang Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Ipapasakop sa kanya ang mga banal ng Diyos sa loob ng 3 kalahating taon. So tama po ang tinutukoy ni Daniel dito sa verse 2 ng payag. Yung mga tao na tinutukoy dito sa aklat ng Lucas na mga hindi sumusunod sa paraan ng Diyos. Di ba? Ayaw maniwala. At ito po yun, itong mga taong ito, no? Sisikapin niyang baguhin ang mga petsa at kautusan, ipapasakop sa kanya ang banal na Diyos sa loob ng 3 kalahating taon.
Tingnan naman natin yung pahayag ni Apostol Juan 12:6. Ang babae naman ay tumakas sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 days. Ngayon, kung sino yung tinutukoy niya para maalagaan? Ibig sabihin po, yung babae na tinutukoy po, ito po yung iglesia, yung pong mananampalataya. Itataas ang taong nakadamit ng telang linin ang kanyang dalawang kamay. At narinig kong sumumpa siya sa Diyos na buhay magpakailaman. Sinabi niya, matatapos ito sa loob ng 3 taon at kalahati. Kapag natapos na ang paghihirap ng mga mamamayan ng Diyos. Ngayon, basahin natin itong pinaka-topic talaga natin dito sa Aklat ng Pahayag, chapter 11, verse 3, na kung saan makita natin yung dalawang saksi na tinutukoy dito, na sila po yung mangangaral o magbibigay po ng mensahe ng Diyos. So, ibig sabihin, ipapahayag nila yung mensahe ng Diyos sa loob po ng 1,260 days. Ibig sabihin, sa loob po ng 3.5 years. Diba? So, na-compute po natin ito doon sa computation natin, yung 1,260 days, computed po natin na 42 months. Doon po sa 42 months ay nabuo po yung 3 taon at kalahati na kung saan mangangaral itong dalawang saksi. Ano po? Ngayon, sino po yung tinutukoy na dalawang saksi? Ngayon, ating alamin po sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Galatia chapter 3 verse 28, basahin natin. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi-Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae, kayong lahat ay isa na dahil kayo'y na kay Kristo na. Ibig sabihin, ito pong mananampalataya ng mga Hudyo at hindi-Hudyo, ibig sabihin, iisa po sila. Iisa yung kanilang mga aral at turo na ipapangaral nila pagdating po ng 1,260 days. Yun po ang ipapangaral nila, yung natutunan nila kay Kristo Jesus. Ngayon, para maunawaan natin yung dalawang saksi, itutuloy natin sa verse 4 para mas maintindihan natin at maunawaan natin yung sinasabi sa talata na ating binabasa. Basahin po natin sa verse 4. Ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong olibo at ang dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Ngayon, alamin natin yung tinatawag na dalawang saksi na mayroon symbolic na dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon. So, alamin po natin, sino po ang tinutukoy na olibo dyan? Para malaman po natin ay ating pong hahanapin sa banal na kasulatan. Ngayon, excited ka na ba na malaman mo yung sagot doon sa pahayag chapter 11 verse 3 doon sa aking mga taga-subaybay? Pakilike naman, at kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel nito, i-subscribe mo na, sapagkat dito lalong gumaganda ang ating topic sapagkat patuloy na lumiliwanag yung ating pag-uusap. Kaya ngayon, ating uunawain yung tinutukoy doon sa verse 4 naman na tinatawag na dalawang olibo. Diba? Na kung saan sila po yung saksi. Na kung saan po sila ang mangangaral o magpapahayag ng mensahe ng Diyos doon sa loob po ng 1,260 days. Kaya unawain natin. Ito po ipapaliwanag sa atin ni Propeta Zacarias chapter 4 verse 3. Basahin natin para maintindihan natin. Basahin natin, may dalawang puno ng olibo sa magkabila nito. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngayon, ini-illustrate po ni Zacarias, Propeta Zacarias, yung dalawang puno ng olibo. Yung isa na sa kanan, yung isa na sa kaliwa. Ngayon, imagine natin na may dalawang puno. Ngayon, para ma-determine natin at makilala natin yung dalawang punong yun, pupunta tayo sa verse 11. Basahin natin. Diyan din po sa mga sulat po ni Zacarias. Basahin po natin. Nagtanong ako sa anghel. Nagtanong po si Propeta Zacarias sa anghel. Sabi ni Propeta Zacarias, ano ang ibig sabihin ng dalawang puno ng olibo? Isa sa kanan at isa sa kaliwa.
ng lalagyan ng ilaw. Ibig sabihin, gusto niyang maliwanagan. Parang kayo, di ba? Nagtatanong. Tandaan po natin, ang sagot lagi nasa kasulatan. Kaya hindi po tayo maililigaw kung naghahanap lang tayo at madyaka tayong nagbabasa, nagre-research para makita natin ang sagot. Kaya salamat doon sa nagtatanong ano. Ako saan ay makita natin yung tamang kasagutan. Hindi na kayo malito, hindi na kayo mailigaw. Narito lang po sa channel po ng God's Word Read Scriptures. Ngayon, para maintindihan natin at malaman natin, maging sa tanong po ni Zacarias para makilala at maunawaan niya yung ibig sabihin po ng dalawang puno ng olibo. Puntahan natin sa verse 12, basahin natin. At ano ang ibig sabihin ng dalawang sanga ng punong olibo sa tabi ng dalawang gintong tubo na dinadaluyan ng langis na kulay ginto? Ito po ang sagot sa verse 13. Sabi niya sa akin, hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng mga iyan? Sumagot ako, hindi po. Ibig sabihin, maging si Zacarias, hindi niya maunawaan kung ano yung kahulugan noon, ano ibig sabihin noon. Kaya nagtanong po si Zacarias doon sa anghel. Ito po yung sagot ng anghel sa verse 14. Kaya sinabi niya sa akin, ang mga yan ay kumakatawan sa dalawang taong pinili na maglilingkod sa Panginoon na naghahari sa buong mundo. Tumutugma yung sagot na dalawang katao. Diba? Ang sagot ninyo, si Moises at si Elijah. Ang iba naman, si Elijah at si Enoch. At iba naman ay mga anghel. Tingnan natin kung sino ang tama doon. Maaaring mali lahat kayo ang sagot ninyo. Tanda po niyo sa talatang ito, ha? Uulitin ko po para maintindihan ninyo. Kasi mga symbolic yan eh. Hindi agad niyo makukuha kasi parang dinedirekta agad niyo ng literal agad yung sinabi niyan. Uulitin ko po yung talata para mabuksan ang inyong kaisipan. Ang mga yan ay kumakatawan sa dalawang taong pinili. Tandaan po yung dalawang tao. Kumakatawan lang po yun. Hindi po literal na dalawa lang tao. Yung sinasabi nyo na si Moises lang at si Elijah. Si Elijah o si Enoch. Ibig sabihin, kumakatawan lang po yun. Ito po ay yung mga pinili na maglilingkod sa Panginoon. Di ba natalakay natin sa mga una? Sino po yung mga pinili? Yan. Yung pong mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Hudyo ka man o Hintil. Ngayon, para makilala natin, ipapaliwanag ito ni Apostol Pablo para eksakto na hindi ang dalawang tao lang. Eksakto ang tamang sagot ni Apostol Pablo. Ipapaliwanag ito sa atin. Kaya nga po, lahat ng lingkod ng Diyos nagsasabi ng totoo. Kaya mapagkakatiwalaan natin si Zacarias, nakita natin yung dalawang puno na dalawang puno ng olibo ay kumakatawan pala yun sa dalawang tao na pinili na maglilingkod sa Panginoon na naghahari sa buong mundo. So basahin natin kay Apostol Pablo ang kasagutan doon po sa chapter 11 verse 17, aklat po ng Roma, basahin natin. Ang mga Hudyo ay tulad ng isang puno ng olibo. So ibig sabihin, nakita na natin yung isang puno. Maaring ito yung nasa kanan. Ano? Tandaan po natin, ang mga Hudyo ay tulad ng isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. Sino po yung pinutol ng ilang mga sanga? Ito po yung mga olibo na tinutukoy ay mga Hudyo o mga Israelita na matitigas ang ulo, na hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, kaya pinutol. Yung sanga po, pinutulan yung puno ng olibo, ibig sabihin, yung tinatawag na bayan ng Diyos, ano, yung bayan ng Israel. May mga ilang Israelita po na pinutol yung sanga. Pag sinabing pinutol ang sanga, hinilis po yung karapatan na sila'y connected sa mga Israelita. Parang isang anak na kung saan ay aalsing karapatan na pagiging anak. Nakuha po ninyo? Kasi nga po, matigas ang ulo, hindi marunong sumunod. Nakuha po ninyo? Ituloy natin. At kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya, nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Ibig sabihin po, itong
mga hindi Hudyo na kung saan ay ikinabit doon sa pinutol na sanga, doon sa mga taong mga Hudyo, no, na hindi marunong sumunod sa paraan ng Diyos, tinanggal sila. At yun namang mga hindi Hudyo, yung mga hindi mananampalataya, yung mga hindi Hudyo, yung mga taong hindi kalahi, ano, sa tulad mo, Pilipino ka, o anumang lahi mo, Haponeso, kung ikaw naman eh, Hapon, Amerikano, etc., ay sumampalataya, ibig sabihin, ikinabit ka. Kasi sa pamagitan po ng iyong pagsampalataya at pagkilala kay Kristo at pagsunod sa kanyang pamaraan at utos, ikinabit ka. Tandaan po ninyo, ha? Hindi lahat ng ikinakabit po. Halimbawa, kumikilala ka lang sa Panginoong Kristo, sumasampalataya ka, pero hindi ka naman sumusunod sa kanyang pamaraan at utos ng Diyos, hindi ka kasali. Akala natin, pag ikay sumampalataya, tapos na. Kasali ka na sa paghirang ng Diyos. Hindi po. Kailangan mo pa rin tuparin yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Yun po ang sinasabi dyan. Na kung saan yung mga hindi Hudyo ay tulad ng isang sanga na ikinabit. Dahil tayo ay hindi talagang totoong olibo. Tayo po'y ligaw na olibo. Yun po ang sinasabi doon sa pangalawang puno. Yung tunay na puno, yung nasa kanan. Yung nasa kaliwang puno, yun po ang tinatawag na ligaw na olibo. Na yung sanga, ikakabit tayo doon sa pinaka-original na puno. Nakuha mo? Yan. Lilinaw po. Nalinaw na po ang ating pag-uusap. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. O di, nagpasalamat po tayo doon sa mga matitigas ang ulo at tayo namang matitigas din, pero nagpatino tayo, sumunod tayo sa paraan at utos ng Diyos, na ikabit tayo. Tandaan po ninyo, ha? May kakabit ka lang kung ikaw ay marunong sumunod sa paraan at utos ng Diyos para makabahagi ka sa pagpapala. Nakuha po ninyo? So, ibig sabihin, yung dalawang puno na sinasabi po ni Zacarias dito, no? Yan. Yung kumakatawan po ng dalawang taong pinili, ito po yung mga Hudyo at mga hindi Hudyo na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo at sumusunod sa kanyang pamaraan at utos ng Diyos. Nakita po ninyo? Diyan po'y pinaliwanag ni Apostol Pablo na kung saan yung dalawang puno, yung isang original, ibig sabihin totoong puno ng olibo, ay ang mga Hudyo. At tayo namang sanga na ligaw na olibo ay ikinabit lang doon sa totoong olibo. Nakuha mo? Kasi nga, kung hindi tayo susunod sa kanyang pamamaraan, ay pwede din tayo din tanggalin. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, katulad ng mga Israelita, na mga tapat at totoo na naglilingkod, kaya sila'y naalagaan. Kaya yung mga ibang mga Israelita na matitigas ang ulo, tinanggal. Papakita ko sa inyo, para hindi kayo mapahamak tulad ng ibang mga Hudyo na hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, ito po ang mangyayari sa mga taong hindi ka na nga Hudyo, matigas pa rin ang ulo mo, eh hindi ka rin makakasama sa pagpapala. Basahin natin sa Roma chapter 11 verse 23. At kung hindi na magmamatigas ang mga Hudyo, kundi sa sampalataya, ikakabit din silang muli sa puno, dahil kaya ito gawin ng Diyos. 24. Sapagkat kung kayong mga sanga ng olibong ligaw ay naidugtong niya sa olibong inalagaan kahit na hindi ito kadalasang ginagawa, mas madaling idugtong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. Dito sa talatang ito, sinama ko lang po para maunawaan po ninyo, kasi nga po, kaya nagkaroon po ng dalawang puno, no? Hindi po literal na puno, no? Kundi ito yung mga Israelita na kung saan ay nagmatigas sa Diyos, no? Hindi sila sumusunod sa paraan ng Diyos, kaya po sila pinutol. Pag sinabing pinutol, yung pong pagpapala na dapat nilang makamtan ay hindi nila makakamtan. Kaya nga po, nagkaroon po ng plano ang Diyos sa mga hindi Hudyo ay makaranas din po sila ng pagpapala. Nakuha po ninyo? Kaya nga pinakita ko rin, yung makakaduktong lang po doon, yung makakasama sa pagpapala, yung pong marunong sumunod sa paraan at utos
Dapat nating malaman tayong mga hindi Hudyo upang tayo makaranas ng pagpapala mula sa Diyos. Matuto rin tayong sumunod sa paraan at utos ng Diyos. Bagamat ang mga Israelita ay may kautusan sa paraan din ni Kristo, hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya, kaya po sila inalis, pinutol, di ba? Nawala po yung sa kanila yung kaligtasan kasi ayaw nilang sumampalataya kasi sila ay mapapahamak. At tayo namang mga hindi Hudyo, bagamat tayo ay ganun din ang kahihinatnan, mapaparusahan. Subalit may mga ilang mga hindi Hudyo na sasampalataya at maikakabit doon sa puno na kung saan ay sasampalataya at susunod sa paraan at utos ni Kristo, magkakaroon ka rin po ng pagpapala. Nakuha po ninyo? Kaya nga pinapakita din yan na kung saan ay huwag tayong magkakaroon din ng katigasan ng ulo. Ano po? Nakatulad ng mga ibang Israelita na hindi marunong sumunod sa pamamaraan at utos ng Diyos. At ngayon, ating isummarize po ang kabuuan po ng ating pinag-aralan. Muli nating balikan na itong chapter 11 verse 3 ng pahayag. Kailangan po kasama yung verse 4 para maintindihan natin ano po, basahin po natin. Sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Verse 4, basahin din po natin. Ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong ulibo at dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. So ito, pinaliwanag nga po ni Propeta Zacarias. Basahin din natin para magkaroon tayo ng idea. Dito po sa chapter 4 verse 11. Nagtanong ako sa anghel, ano ang ibig sabihin ng dalawang puno ng ulibo, isa sa kanan at isa sa kaliwa, ng lalagyan ng ilaw? Verse 12, at ano ang ibig sabihin ng dalawang sanga ng punong ulibo sa tabi ng dalawang gintong tubo na dinadaloyan ng langis na kulay ginto? Verse 14, kaya sinabi sa akin, ang mga iyan ay... Kaya sinabi niya sa akin, ang mga iyan ay kumakatawan sa dalawang taong pinili na maglilingkod sa Panginoon na naghahari sa buong mundo. At ito pong dalawang pong kinakatawan po, no? Kumakatawan sa dalawang tao, walang iba po yung mga mananampalataya kay Kristo, yung Hudyo at hindi Hudyo. Basahin po natin sa Roma chapter 11 verse 17, ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng ulibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo ay katulad sa mga sanga na ligaw na ulibo na ikinabit bilang kapalit na pinutol na mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Yun po ang dapat po nalaman. Yan po ang dapat nating malaman na ang tinutukoy po na magiging saksi po sa panahon po ng 1,260 days, ito po yung mananampalataya kay Kristo. Yung pong panahon po na kung saan ay naturuan po sila ng pamaraan at utos ng Diyos mula sa mga Hudyo at maging sa mga hindi Hudyo. Tulad ng Pilipino, kung anuman mong lahi, basta't hindi lahi Hudyo. Yung po ang mapapabilang po doon sa panahon po ng 1,260 days. Sila po ang mangangaral at magpapahayag po ng mensahe ng Diyos na patungkol po sa pagsisisi, na kailangan nilang magsisi. Kung sakaling hindi sila magsisi, yun po ang parusa ng Diyos sa mga taong suwail. Sana po ay naging malinaw sa inyo ang ating pong naging talakay. At kung kayo po ay may mga tanong pa, pwede po kayo magtanong dito sa ating YouTube channel sa God's Word Read Scripture. Salamat po muli sa inyong panahon at pakikinig. Sumainyo po ang pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoon Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Amen.